Sustainable Livelihood Program, Hairo Barangay, Poblasyon, Itmakato. So, sa kasayuran itanan, ro atong congressman nga ra, hay bilyonaryo ta bago nasugod sa politika. Kung ani kunana, hay gapaway-huway latangan ni Kuntara nang naubra ka maging cover page itayang magazine, kung po ko nikat kilala. So, ro anong magazine nga ra, hay kilayagit po ko niyang locally, kundi internationally. So, ro atong congressman, hay, doyan, nakita niyo gid ro anang pagkamaalwa niya sa segundo distrito. So, abo-abo pa ng mga programs and services nga ginatawag niya sa second district. Bukod niyang it livelihood program, kundi mga medical assistance, educational assistance, nga under sa DSWB4, DA, DSWB, DOLE, nga napato ninyo iyara, anang tupad, and of course, so anang GIP makaranggi na tao sa ating mga inunga, makaranggap na hangan it, ubra, and makarami ang napagin na. Blessings. Thank you for giving and supplies our needs through your generosity. May grace, mercy, and peace be with us from God the Father and from Jesus Christ the Son in truth and love through and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Okay, so tama ka to. Ugaling na unang ang maya nga, ana itage coming from the Father of the town of Makato, no other than Mayor Abencio Torres. Please give her a round of applause. Salamat po nga atong gidraya sa Makato. Si Kai, bukod ang mandat umpisa, no, ay may mga first batch na kita nga ginubra, pero sa second batch ay raya gidro, ro ginatunan ni Congressman. Mga manok, no, malusog, no. So in a matter of 3 weeks siguro ay layer yung sanda, ay doumpisa tayo kikita pag-ani. Raya ro, ginatawag nana nga, sa kay Haris ko, tayo ay panalo. So, ang gini nga, i-welcome ro ato nga, hinang dun nga, Congressman at Second District at Akran. Pwede nga, ano rin nga. Thank you so much, Mayor Ben Torres of Makato. So, permig ng supportive si Mayor Ben nga sa tanang nga programs na muli sa Makato. Thank you so much, Mayor. So, another message coming from the active SB of Makato, no other than SBHB Torres. Let's give him a round of applause. Magandang hapon po sa lahat. Congressman, ang pinapahunahing pamukong ipinagkaloob nyo sa amin ngayong araw ay talaga namang napapanahon po dahil ang sektor ng agrikultura po ay isa sa mga naapektuhan ng pandemya at bukod sa pandemya, dulot ng climate change. Kaya ito po ay napakalaking bagay, napakalaking tulong po dito sa amin sa Makato. So, alam po namin ang pinagdaan ng hirap ng asosasyon at tayo naman po sa mga benepisyaryo, mag-isip po tayo ng pamamaraan kung paano po natin maaalagaan at mapapalago itong ibinigay sa atin ni Congressman para long-term sustainable livelihood program nga, ika nga. Congressman, sa ngalan po ng bayan ng Makato, sa aking mga kasimanwa, maraming pong salamat sa walang sawang pagtulong at pagbibigay ng programa at proyekto dito po sa bayan ng Makato. Palakpakan naman natin si Congressman. Kabilang ang mga kasamahan niya sa office, sa Congressional District and Congressional Office, maraming pong salamat sa pagtunta niyo dito sa amin. Ayan. Kaya alagaan natin ang proyektong ito dahil kapag ito ay nagtagal at ito ay isang indikasyon na tagumpay ang pangako ng ating mahal na Congressman Nonong Ted Haresco. Congressman, mabuhay ka po. Thank you so much as HB Torres. So si HB nga ra hay man ra kay bahan man namon permira sa mga activity. Hugod maalam ag mabinuligon ya Congressman at Second District of Baclan, Honorable Chudorico Ted Nonong Haresco Jr. Please give him a round of applause. Thank you. Nakita na ito ng Makato Makaroon after 6 years ay iba-iba na gito. May Makato Circumferential Road, Makato Bypass, naglapad ro ato mga dalan, nag-ayos ro ato mga poblasyon. Tama, may public market kita, naayos ro municipal building, ay palagpakan ato kay Mayor Bon. In just 6 years,
sa turo ato na loan mo wera anwang gagarap una sa poblasyon, di ba? Ay mga to, makaroon ay very progressive. Kita ko mga balay ha, mga magranod. Ha, abo-abo sa poblasyon na milyonaryo. Ay palapakan natin si HB. Kita ko makaroon si HB, mga tao, no? Palapakan natin. Sa matuon si HB, sincero tao ang pagservisyo kayo. Mauya o lang galing, no? Ay makaroon na matcha makatao naging si HB. Ay sa sunod ato na mayor si HB, palakpakan natin. Palakpakan ba natin ato mga staff, si Day Christy, si Day Benji Tukol, si Russell Talao. Thank you very much for organizing this. Ay abo gambal kinyo ha, sinuno abo-abo chick, mga chicks. Turuan ko kamo kung paano magmagranon. Tama? Okay. Ay, kasayot ba ka mo? Ay, isang 2 bilyonaryo na ko bago ko nagsulod sa politika. Ay, turuan ko kamo kung paano magmagranon. Hara 300, no? Every day, may una ka 250 log. Kung mabaligya yung 10 pesos, 2,500. 2,500, itago niyo ang 500 para sa masunod ng mga feeds. So may 2,000 ka mo. So 2,000 times 30 days, pila? 60,000. 60,000 times 12 months, pila? 720,000. Ay, sa masunod na dagon, may una ka mo 720,000, pwede ka mo kabagal chicks o tag 300,000 chicks na naman. So sa masunod na dagon na may ara ka mo 600 ka chicks, 720 times 2, 1.5 million. 1.5 million, 2,000 ka mo abutantes, na may 50 mil ka mo kada isa. Tama? Okay ba yan? Ha? Nag-umpisa lahat sa itlog. Ngayon, sa Mayo 2022, kung tawaan yung itlog ng kontrako, kahit ka ako matauin, 300 paka-chicks. Okay? Dugang. Ay kung sino ang top 40, ha? Itlog ang kontrako, 300 ka chicks, 720,000 pesos, tama? Tama. Okay ba yan? Pero joking aside, hararo kinala na itong preparahon para sa sunod na pandemya. Ambal sa pinakamagrano lahat tao sa hulubang mundo, si Bill Gates, sabi ni Bill Gates na ang sunod na pandemya ay grabe pa. Hindi lang 0.0002% ang mamamatay, kundi 20%. So kung every 5 to 6 years, MERS, SARS, tapos COVID, kung dadating ang COVID, ang sunod na COVID ay sobra pa raw ang mamamatay, 20% daw. Kaya gapreparar kita. Kung ma-lockdown o man kita, hindi kita pagutman. Hindi dapat tayo magutom. Tama? Sa sunod na lockdown, hindi tayo magugutom. Okay ba yan? Pagbisita ko dito sa sunod na mga buwan, at saka may namatay na chicks ko, patay kayo sa akin. Ha? Okay ba yan? Huwag niyo ikikwento sa akin, ay, nagpiesta kami, kaya pinatayan chicks. Ha? Okay ba yan, mga girls? Ha? Huwag niyo patayin ang chicks. Kahit ang birthday ni Kapitan, huwag niyo patayin ang mga chicks. Tama? Kunin niyo lang ang mga itlog. For 2.5 years, iitlog yan, magbiba. So, kung gusto niyo talaga magbilyonaryo, ang 720,000, dapat next year, doble na naman.
1.48 million na poultry. Sa sunod na taon, dapat 5.6 million. 250,000 kayo. Tama? Okay ba yan? Poblasyon? Madali lang umaman, ano? Ha? Tuturuan ko kayo umaman. Pagkatapos ito, magbibigay tayo sa sunod natin programa, ang bibigay natin kasama ng itlog, ang bibigay natin talong. Bagay sila, di ba? Tama? Tama. Pag sinabi nyo itlog at saka talong, busog na kayo, di ba? May torta na kayo ng talong at saka itlog. Tama? Okay ba yan? Yes, sir. Ito na pala. Talong. May squash. Ako, pwede na tayo magpirakbit dito. Mag-aral tayo magtanim para hindi tayo dapat gutumin. Tama? Okay? So, ito na ilalabas natin mga seeds. Tuturuan ko kayo para magtanim. Babayaran ko kayo ng 120 pesos a day for 20 days para turuan kayo magtanim para hindi na kayo magtong-its. Tama? Pagkatapos yung pulbusan ang itlog ng mga kasama nyo, pulbusan nyo ang ng pagkain ng mga balok, tapos ani lang kayo ng ani ng vegetable. Tapos maglabas kayo ng vegetable stand dito para pagdating ng mga turista ulit sa Boracay, mga 2.3 million dadaan sila dito, benta kayo ng kalabasa, benta kayo ng litsugas, taba? Yun hindi nyo mabenta, gawin yung preservative, gawin yung tomato paste, no? Gawin yung candy yung mga kalabasa, taba? Yung ginagawa ng mga ibang bansa, no? Kung saan ang galing yung isang kaibigan ko sa Amerika, lahat ng vegetable nila, ginagawa nila mga preservatives. At saka yun ang ginagamit nila pag wala nang makain. Okay ba yan? So tuturuan ko kayo dyan. Gusto nyo? Ha? Sa, meron na tayong kalabaw sa Tibiawan. Nakita nyo? Mga kalabaw. Ayun, gagatasan natin sila. 50 sila ng kalabaw. Kukuha tayo ng gatas araw-araw para gawin natin na parang chocolate fresh milk, ha? Pastillas, bilhin nyo sa kooperatiba yung gatas, gawin nyo keso puti, 3 liters, para palagi may pagkain tayo, may itlog tayo, may gatas tayo, at saka yung mga anak natin may iniinom na gatas na may tsokolate, okay ba yan? Tama? So, pag hindi tayo gutom, wala mamamatay sa atin sa gutom, tama? Yung mga anak natin, kasi taas na mga Amerikano, mga six-footer. Pag palagi may gatas, may itlog, masustansya, maligaya ang pamilya. Tama? Masaya ang pamilya, progresibo ang aklan. Okay? So guys, kayo unang-unaw na may chicks, ay kasayon baka mo, mga halos talan ka mo iya sa mga to, mga igbata ko, mga igmanghod ko. So again, good luck to you. Sa sunod na dakon, milyonaryo lang ka mo. Ha? Isugin nyo lang sa akin kung ginakawat ni Kapitan para no kwarta nyo. Ha? Ano? Hindi ah. Resurrect. Ha? Sa tala na kooperatiba na establishar ko, hay araro gina-establishar ko sa bangko, kibahan ng DSWD. Sa to, mga kooperatiba gina-establishar ko, ro cooperative ang bantay sa bangko. Tapos isa ka dangkon, wala na kwarta. Tama? Kay ginakawat. Ay, makara, may una ako taga-bantay, taga-DSWD. So, hindi nyo pwedeng nakawin yung pera. Pag hindi, wala kayo agreement, wala kayo approve, hindi pwede nakawin ng isang official yung pera. Tama? Tama ba yun? Okay. So, ang mga chicks,
mga busan, huwag kayo mag-away-away. Ha? Tama? Kasi maririnig ng chicks. Mararamdaman ng chicks. Kung nag-aaway kayo, kung sino lilinis kayo araw nito, kung sino, isang tao lang. Kasi yung mga chicks na yan, gusto nila isang tao lang yung amoy nila. Pag iba-ibang tao, ninenerbyo sila. Okay? Isang tao lang lilinis. At saka, please, lagyan nyo dito ng cover. At saka, may tapikan na may chemical para yung tao na papasok, may gloves, may face mask, at saka kung pwede, may PPE para yung bacteria hindi papasok sa balok. Ha? Yung bacteria hindi dapat papasok sa balok, at saka bawat dalawang araw kukunin yung tae. Tapos gawin yung compost, gawin yung fertilizer sa mga kalabasa nyo. Ha? At saka dapat ang hangin papasok-pasok. Kasi pag nainitan ng mga chicks, hindi na mangingitlog. Sa gabi, medyo isasarado nyo. Kasi malamig sa gabi. Sa umaga, dapat buksan nyo, masyado mainit yan. Sino nag-design nito? Ha? Kayo mga busan, hindi ba ayaw nyo na mainit? Ha? Ayaw nyo pawisan ng mga singit nyo? Ha? Ganun din sila. Ha? Ayaw nila na mainit. Gusto nila papasok-pasok ang hangin. At saka please, kapitan, lagyan nyo ng aro dito. Sanitary para hindi basta-basta makapasok dito. Ha? Kayo ang unang-una sa 40 na barangay, kayo mga una, ubusin natin ang 172 na barangay kasi ang kailangan ng Boracay, 2.3 million na itlog per month. Ang kaya lang natin, mga 300,000 sa bibigyan ko ng mga chicks. Ang kakayanin lang natin, 300,000 na itlog. May kulang pa na 1.7 million. Kaya kung sino sa inyo gusto magnegosyo ng itlog, may merkado sa Boracay. Again, Abong Gitasrabat, Kinyo Tarat. Thank you sa ating mga leaders. Thank you sa ating mga staff. Thank you sa mga busaan nato na ha, mga gopahon. Thank you. Thank you so much, Kong. So, doon, pananong panalo kita kay Nonong Jares. Kung may aton yun niya, livelihood program or under sa kabuhayan nga program ni Congressman Jares. Agree ka mo? Yes! Agree. Siyempre, agree nga agree. So, dayong arahay, nataogi di Congressman niya sa Tagasigundo Distrito. So makara, pamatian man naton, no, thank you message it atong SLP President, Mr. Franklin Taay. Please give him a round of applause. Nilayan niya hapon niya kinyo tanan, ibigay sa ato niya Honorable SP Abinci Torres, Mayor Abinci Torres, at si Congressman Jarisco, Sinungkit, Manares, at si Ampud Binji Tokol. At si atong HB nga si ay one more pag kami yun. Iyak kita ka naka bulit at isuporta. Dahil nga rin mga kaong naging tao kamo ni Congressman nga rin nga livelihood, nagapasalamat gid ako tusto agro ako nga mga membro nga daya nga ra nga anang hugot nga halin sa Manila at sa iba pang parte Pilipinas hamigan kita iya nga ni atong buligan da ag hindi kita magayway-away aton nang palagoon ra nang ang tao katong grasya ay sa kaabo nga barangay ay pila lang kita ihatawan ya limang ka barangay pa lang kita mga una nga ni gapasalamat gid kita kanat gusto at aton imaura nga buligan man sana nga ginapangayo katon. Abogid niya sila ma. At sana mga staff niyo, Congressman Jarisco. Thank you very much. Thank you, Kat. Itlog! Pagsigaw ko ng itlog, sisigaw kayo ng kalaban. Itlog! Kalaban! Kalaban! Itlog! Yun! Napakatabi sa pagigan.
may radyo ang mga chicks, ha? So gusto nila music na hindi rap, ha? Yung classical music para itlog sila ng itlog. O parang katulad mo rin nung dalaga ka. May radyo, gusto ng mga chicks sa music, kaya nag-supply tayo ng libre na radyo. Okay? Thank you so much, Mr. President Taay. So, sabay-sabay, thank you, Congted! 1, 2, 3! Thank you, Congted! Alright, so that ends our program this afternoon. And pwede kita magpadayon sa pag-inject at atong mga chicken makara. Chicks. Ito siya. So, dito, upon arrival natin ng RTL, kailangan natin na mag-inject. Ito siya is vitamins lang to siya para mawala yung stress niya at saka makarecover siya agad. So, ang ano niya, bawat isang manok is 0.5 lang. So, ito siya. Ito siya, 0.5 lang. Tapos, i-inject natin siya sa breast part. Pag naghuli kayo ng manok sa kulungan, situit na dalawang paa talaga, ganito siya maghawak, ha? Pag naghuli kayo ng manok. Kasi para hindi siya mapusaan itlog. Mapusaan siya. So, ganito siya paghawak. Tapos, sa breast part siya. Dito. Oo, huwag nyo itusok lahat itong karayom, oo, ha? Pa-slide lang siya. Parang skin. Oo, ito lang siya, dito lang siya. And then, inject yan. So, okay na, pag ganun, okay na siya, ganun na siya. So, ito, gagamitin lang ito. Ngayon, pagdating, once a week lang. So, kaya lang, ang budget lang ninyo is, di ba, dali, may sobra nito, yun yung pang follow up na next week. So, every week lang mag-incheck tayo, ha, dito sa kanila. So, mamaya, sino ang assign, inchikan nyo sila, ha, lahat, okay? Tapos, after nito, yung sa water naman, maglagay tayo ng vitamins. Since bago sila, dumating sila, di ba, stress sila, kailangan natin lagyan ng vitamins. Ito siya, Betmen Pro, dito siya sa protocol, ha. Ito yung protocol nyo. Siya. So, ito, pag-abot, one day siya, Fitmin Pro agad. Sa bawat isang container, dalawang pack nito, ilalagay natin. So, ano siya magtimpla, buksan lang natin ito. Sige, sir, buksan. Lagyan mo ng water yan siya. Diyan, no? Sa gripo, may gripo siya. Okay na yan. So, ayan. Okay. So, ito naman, sa bawat isang container, dalawang pack. So, dapat matunaw siya, ha? Na matunaw talaga. Kasi kung hindi siya matunaw, ang mangyari nito, itong maliliit na yan, magbabara, imaw ka to sa nipple, babara siya sa nipple. So, ang tendency, walang water yung nipple ninyo. So, dapat isituate nyo gid nga, tunaw, imaw, bago nyo ilagay doon sa lagayan. So, dalawang pack, bawat isang container, puno yung water hanggang dito. So, everyday kita karon gagbutang. So, ngayon, Vitamin Pro tayo, sa sunod, idalawang adlaw. So, halimbawa, ngayon, pag naubos, tomorrow again, hindi, pag naubos na siya, pag pangatlong araw, so, since okay na siya, naka-recover siya sa stress, kailangan na natin siya i-flashing. Kasi sa stress din siya sa biyahe, so, para kung may sipon sila. Grupo 8, SLP Poblasyon. Magandang hapon po. Ito yung livelihood na binigay ni Congressman Arisco. Malaki talaga yung papasalamat namin sa kanya na itong poblasyon na nabigyan niya ng isang livelihood na makatulong sa mahihirap na mga purpose. At saka maraming salamat kay SB, kay Mayor Abinso Torres, lalong-lalo na kay Congressman Arisco. Maraming salamat, sir, sa binigay mo sa aming tulong. Thank you, Congressman Ted Arisco. Thank you. And Mayor Abinso Torres. Konsyal, it's B. Torres. Thank you very much sa mabahaw ni mo kamunya buli. Para sa SLP Poblasyon Makatoklan.